Akalain mo ng gera sa pagitan ng Israel at Hamas ay simpleng isyu lamang ng isang matatag na estado laban sa isang grupo ng rebelde o terorista. Pero sa bagay ito ng mundo, kabit-kabit hindi lamang ang kasaysayan kundi ang dugo at pati ang mga alyansa. Magmula nang mabuo muli ang Israeli state noong May 1948, sinubukan po itong burahin sa mapa ng mga Arabong karating bansa. Magkabilaan kasi ang mga hinanakit sa lugar na ito. Daang libong mga Palestino ang na-displaced o nawala ng tirahan dahil sa pagpasok ng mga Jewish migrants mula po sa Europa na sa tingin nila ay pagbabalik nila sa Promised Land. At nagpapatuloy pa yung migration na yan at ang displacement rin na yan taon-taon hanggang ngayon. Sa panig naman po ng Israel, parati silang nasa state of war dahil sa ilang ulit silang sinubukang kubkubin ng mga Arab states. Ang desisyon ng UN, magtatag na lang ng isang Israeli state at ng isang hiwalay na Palestinian state. Ito po ang mapa na ginawa ng UN sa ilalim ng Resolution 181. Ang kulay pula po, banda rito, yan po ay lugar ng mga Palestino at ang kulay blue naman ay lugar dapat ng mga Israeli. Pero sa pagdaan po ng paulit-ulit na digmaan, lumako po ang teritoryo ng Israel at lumiit ang teritoryo ng Jordan, Egypt at ang Palestinian State. Kita po ninyo kung ano na ang kontrolado ng Israel at gaano kalit ngayon ang nasa kamay na mga Palestino. Halimbawa po ito, ito pong pulang ito, ang Gaza Strip. Ito naman, ito yung West Bank at ito naman po yung Gaza Strip. Sa lahat ng mga nagdaang gera, nilampaso ng Israel ang Egypt, Jordan, Syria at ang Lebanon. At ilang dekada silang mga mortal na magkakaaway. At yan ngayon ang nagiging bahagi ng komplikasyon sa gitnang silangan. Sa nagdaang mga taon, medyo gumaganda na ang relasyon ng ilan sa kanila. Pero hindi pa rin nawawala sa usapin ang issue po ng Palestinian displacement o yung patuloy na pagpapatalsik sa mga Palestino. Dagdag pa rin ang kani-kanyang mga interest ng mga bansa sa rehiyon. Halimbawa, ang Iran, bagamat hindi siya Arab state, mortal pa rin siyang kaaway ng Israel. Sumusuport ang Iran sa dalawang Palestinian militia groups, ang Hamas sa Gaza Strip at ang Hezbollah sa Southern Lebanon. Ang Hamas siyempre ang lumusob sa Israeli settlements nitong nakaraang linggo at pumatay sa mahigit 1,000 Israeli. Ang Hezbollah naman pinangambahang tuluyang sumali at magbukas ng second front line laban sa Israel mula naman doon po sa bahagi ng Southern Lebanon. Eh saan sa istorya ang Lebanon? Ang Lebanon kasi ay meron lamang caretaker government at dominant force doon sa bansang yon ang Hezbollah. Kaya kung mamalasin, magiging dalawang front lines po ang kakaharapin ng Israel. Sa Katimugan, yan po yung bahagi ng Hamas sa Gaza Strip at sa Hilaga naman ay ang laban sa Hezbollah sa Lebanon. Ito pa, kung talagang lumala ang sitwasyon, maaari pang maging tatlo ang kalaban ng Israel. Ang West Bank po sa eastern border ng Israel ay kontrolado ng Fatah faction, ang karibal ng Hamas sa loob po ng Palestinian Authority. Sa totoo lamang, ito pong Fatah ay mas moderate na grupo. Kinikilala ng grupong ito ang Estado ng Israel. Pero kung talagang lumala ang sitwasyon sa Gaza Strip, meron pa rin posibilidad na makisali na rin ang Fatah group at kumalat ang gera sa gitna po mismo ng Israel. At nito lamang linggo, 12 Palestino ang napatay sa bakbakan laban sa Israeli troops doon po sa West Bank area ng Fatah. Sa lagay na yan, nandun pa lamang tayo sa usapin ng immediate border ng Israel. Naroon din po ang Syria, nandun sa eastern border ng Israel na may sariling hinanakit laban sa Israel. Nitong linggo lamang, binomba ng Israel ang ilang airport sa Syria para i-disrupt ang pagpasok ng Iranian supplies na para daw sa Hezbollah. Merong karagdagang komplikasyon po yan. Ang Syria po ay matagal ng kaalyado ng Russia. Katunayan, ang Russian Black Sea Fleet ay nakabase na ngayon sa Syrian port ng Tartus. Ang Russia siyempre ay hindi po good vibes doon sa US na kaalyado naman ng Israel. Lalo na dahil sa Russian involvement daw sa nakaraang US elections at sa Russian invasion sa Ukraine. At ngayon pa lang, inisesyon na ng US ang kanyang pinakamalaking aircraft carrier sa Eastern Mediterranean at meron pang pangalawa na aircraft carrier na paparating. Ang tanong, sasaba kaya ang US at Russia dito sa sigalot na ito? Sa ngayon po, wala pang indikasyon pero yan parate ang pinangambahan ng lahat. Tapos, narin naman ang Egypt.
ang higanteng tradisyonal na kalaban ng Israel din po sa Katimugan. Sa nagdaang mga taon, nagbago naman ang relasyon ng Egypt at ng Israel. Ngayon, ang Egypt po ay tumatayong middleman sa pagitan ng Hamas at ng Israel. Katunayan, ang Egypt po ay nakabantay sa nakasarang southern border ng Gaza Strip. Sa madaling salta, parang kasama na rin ang Egypt sa mga nagkukulong ngayon sa higit 2 milyong Palestino sa Gaza. Pero kailangan din mag-ingat po ng Egypt na hindi galitin ang mga Palestino. Maliban sa malaki-laking Palestinian population nito, malakas ang Islamic movement sa Egypt. Dito po nagmula ang tinatawag na Muslim Brotherhood na kalaunay naging ama ng Al-Qaeda. Kaya sensitibo rin ang Egypt sa public opinion ng mga Egyptians kung paano ito re-responde sa krisis sa Israel at sa Gaza Strip. At nariyan rin ang higanteng Saudi Arabia na isa sa mga pinakamaimpluensya sa mga Arab states. Sa nakaraang mga taon, lumalambot na ang posisyon ng Saudi sa Israel. Katunayan, nasa gitna na sana sila ng negosasyon para magkaroon po ng diplomatic relations ang Riyadh at ang Tel Aviv. Pero sa pagsiklab ng gerang ito at sa lumalalang sitwasyon sa Palestine territories, mukhang sususpindin muna ng Saudi Arabia ang unumang usapin na pangkapayapaan sa Israel. Sa totoo lang, kaaway naman talaga ng Saudi ang Iran na supporter ng Hamas at ng Hezbollah. Pero sadyang malakas kasi ang simpatya para sa Palestinian cause sa lahat po ng Arab at Persian states. At kahit hindi sila sang-ayon sa ginawa ng Hamas, maring hindi nila matatalikuran ang issue na naging sentro ng kanilang tradisyon at kasaysayan sa loob po ng 7 dekada. Mga kapatid, Ed Lingaw po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.